Hi guys! Welcome back to my channel! And today, gagawa tayo ng tiramisu. At ito yung mga ingredients na ating kakailanganin. Espresso, coffee, lady fingers, vanilla, sugar, eggs, mascarpone, at ang ating cream. Isa ito sa mga traditional desserts ng mga Italiano. So, ang una po natin gagawin ay hiwalayin po natin yung puti ng itlog at saka yung kanyang egg yolks. Yan. Kasi later, yung egg yolks ay i-cream natin together with the sugar and vanilla. So, need natin i-separate. Naglalagay ako ng itlog kasi mas masarap kapag may egg yolks yung ating tiramisu at saka creamy talaga. So, yung ibang recipe, nilalagyan nila ng merengue. Binibit muna nila yung egg whites. Pero sa akin, yung ginamit ko is egg yolks lamang. And after natin ma-separate yung egg yolks, ibibit muna natin siya ng konti. Tapos, lalagyan natin siya ng sugar. Yung ginamit kong sugar is half brown sugar and half white sugar. At tapos, lalagyan natin siya ng vanilla. Bali, yung ating egg yolks ay lulutuin natin sa double boiler at parati po natin siyang ibibit or imimix para maging pale yellow yung ating egg yolks and sugar mixture. Lutuin lang natin siya hanggang maging malapot yung ating egg yolks and sugar mixture. Yan, parang ganyan siya. Continue lang natin hanggang maluto. Tapos ay itatransfer natin siya sa isang lalagyan para palamigin. Dapat kasi malamig ito kapag hinalo natin siya sa iba nating ingredients. So while pinapalamig muna natin yung ating egg mixture kanina, magbibit muna tayo ng heavy cream. Yung heavy cream nila dito is tawag nila ay panna. So always present ito sa kanilang dessert. So para din siyang heavy cream sa atin sa Pinas. So need nating ibit para mag-double ang size. At para hindi siya maging liquid. Yung ating cream is may sugar na siya, so manamis-namis na po ito. So no need na maglagay ng additional sugar. So ibit lang po natin siya ng ibit hanggang medyo maging stiff yung ating cream. So, tip ko lang po na before kayo mag-beat ng heavy cream is dapat malamig na malamig po ito para madali siyang mag-double in size. So, ito na po yung texture ng ating heavy cream after how many minutes ng pag-beat. So, medyo stiff na siya. So, okay na po ito. And after natin i-beat yung ating heavy cream is ibibit naman natin yung mascarpone para maging soft ito at madaling ihalo sa ating ibang ingredients. So, yung mascarpone is importante ito sa tiramisu kasi ito ang nagbibigay ng creamy taste sa ating dessert. So, napaka-importante po itong ingredients. So, kapag okay na po yung ating mascarpone, ihalo na po natin or i-add na po natin yung egg and sugar mixture natin kanina sa ating mascarpone. Ayan. Ibit natin siya ng konti at make sure na napaghalo natin silang mabuti. I-scrape nyo lang po yung mga nasa gilid para maihalo natin mabuti. Tapos, i-fold nyo lang po. Yung paghalo is like folding method. Ganyan.
At pagkatapos natin sa mascarpone kanina, ihahalo natin siya sa ating heavy cream. Pakonti-konti lang po yung paghalo natin. Tapos, ipo-fold natin siya ganyan ito. Haluin nyo gaya ng ginagawa ko po. Huwag nyo siyang haluin na parang mabilisan para maging smooth yung ating cream mixture. So, yung ating cream po ay napakasarap at cremoso or creamy dahil nilagyan natin siya ng egg yolks kanina, tsaka yung heavy cream natin at yung mascarpone na nagbibigay talaga ng creaminess sa ating mixture. Yung ingredients na ito is nakita ko sa isang Italian na chef. So, ginaya ko siya at nasarap pa naman ako. So, mukhang okay na ang ating cream mixture. So, ia-assemble na natin ang ating tiramisu. So, first yung ginagawa ko is pinapahiran ko muna ng cream yung ating lalagyan bago natin ilagay yung ating lady fingers na binabad ng konti sa espresso coffee. So, ito po yung ating espresso coffee. Ididip natin yung ating lady fingers. 1, 2, 3 seconds lamang po. Dapat yung coffee natin is hindi mainit. Palamigin mo muna natin bago natin siya or bago natin idip yung ating lady fingers. So, kapag gumawa kayo ng coffee or espresso coffee, ay medyo damihan nyo po kasi yung ating lady fingers is inaabsorb nyo talaga yung liquid. So, dapat nating gumawa ng extra. At ilalagay ko sa description box yung exact measurements ng ating ingredients. By the way, kung wala kayong espresso coffee or espresso powder na panggawa, is pwede rin kayong gumamit ng normal coffee o kaya Nescafe, but it affects po sa flavor ng ating tiramisu kasi yung tiramisu talaga ay gawa sa espresso coffee. So, meron pong difference sa taste ng tiramisu if iba yung ibang coffee yung gagamitin niyo. So, tapos na po yung ating first layer. So, nilagyan ko ulit ng cream sa top at uulitin lang po natin ang ating proseso. Ididip natin ang lady fingers for gagawa na naman tayo ng second layer nito.
So, yung ating tiramisu ay 3 layers po. So, lastly, ay lalagyan natin ng cream ang top ng ating tiramisu. At na-cover na natin lahat yung top. So, lalagyan na natin siya ng cocoa powder sa itaas. Yan po. So, kapag natapos na tayo sa pag-cover ng cocoa powder, is ilalagay natin ito sa ref for maximum of 5 hours or overnight is mas maganda. So, ito na po yung na-chill natin sa ref. So, isa-slice na natin siya at titikman natin kung masarap yung ating ginawa. At ito na po yung ating tiramisu. And if you happen to try this recipe, please don't hesitate to leave a comment down below. At kung nagustuhan niyo po yung video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel or you may share this video sa inyong community. Thank you for watching at magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na video. Ciao!